Hi guys, ¿cómo está? And guys, it's Annabelle. And guys, kung bago po kayo sa channel ko, guys, please like and subscribe po. And guys, first time ko po mag-vlog ngayon or yung salita lang, guys. Sana guys ay panoorin niyo to, guys, hanggang dulo. Thank you. Ang Nori po, guys, ay known po sila sa pinaka-safe, expensive na country in the world at isa din pinaka-mayaman na country yung Norway. At saka guys, maganda doon, maraming mga nature resources sila, yung mga especially yung mountains nila, ang ganda guys, yung landscape nila doon ang ganda sa Norway. At sa Norway din guys, kung ikaw ay maglakad na mag-isa kahit gabi na, I feel safe ka pa rin doon. At sa Norway din guys, easy life lang doon. Maraming party. At saka kung magtiyaga ka talaga doon guys, magkapira ka. Kahit yung mga plastic guys or mga Coca-Cola can, ay pwede mo silang ibinta na guys. Basta ang masasabi ko sa Norway guys ay maganda guys. At ngayon po guys ay magsishare na po ako sa inyo kung paano ako nakapunta sa Norway galing sa Singapore. Yun po guys, nag-message ako sa kaibigan ko na si Flor Saruna na nagtatrabaho siya sa Denmark bilang au pair. Nagtanong ako sa kanya na, Flor, may ano ba dyan, naghahanap pa na amo or host family? At sabi naman niya guys na, oo meron Bel. Sige, ano kita, recommend ganyan. At yun po guys, nirecommend ako ng amo sa kakilala ng or amo ng kaibigan niya kasi mag-i-end na ng kontrata din. Yun po guys, nag-contact yung bali host or amo ko sa Denmark at tinanong niya ako kung may 2 years na passport pa ba ako at sabi ko na wala, mga ano lang 9 months lang natira sa passport ko. Okay, kailangan daw ako mag-renew mga kasi kailangan daw ng 2 years na sa pag-apply ng visa. At yun po guys, parang apiki sa panahon at mag-Chinese New Year din yun, February at March nila kailangan. So parang komplikado yung pag-process ko ng passport at mag-Chinese New Year. Kasi ayaw ko rin basta-basta iwan yung mga amo ko sa Denmark, sa Singapore kasi mabait yung mga anak ng alaga kong matanda. So binigay ko na lang yung ibang opportunity sa ibang mag-apply doon sa Denmark kasi kailangan din nila ng March. So komplikado talaga. At yun guys, after 1 month siguro, nagpapaalam ako sa mga amo ko na pwede ba amo na mag-apply ako sa ibang lugar or sa ibang country kasi gusto ko mag-try ng ibang culture na naman na gusto ko mag-apply sa Norway or sa Denmark. At luckily guys, pinayagan nila ako na mag-apply sa Norway or sa Denmark kasi nga daw sila ay matanda na at ako din daw ay bata pa. At yun po guys, ang saya ko guys kasi pinayagan nila ako. Mga April siguro yun guys, nag-message ulit yung friend ko na, Bel, may naghanap na host family sa Norway. Kapatid ng amo ng friend ko. Kaya ako po yun ang nire-recommend nila. At swerte din guys, nagpapadala agad yung host family ko sa Norway ng kontrata. And
Yun po guys, nag-contact kami sa host family ko na ganyan-ganyan, na mag-process ka na, ganyan, ano. At yun po guys, natanggap ko na at excited ako mag-apply ng visa. Kaso lang po guys, ay kapos ako sa pera. Alam nyo na ang sahod sa Singapore ay ano lang, maliit lang. So hindi siya kasya kasi nag-inquire ako sa embassy ng Danish embassy sa Singapore, ang bayad ng visa ay 300 plus Singapore dollars. So wala talaga akong ipon kasi nga hindi kasya pang sa Pinas, padala ganyan. At yun po guys, nag-ask ako ng fever sa kaibigan ko na pwede ba manghiram muna ako ng pambayad ng visa. At yun po, pumayag si Flor at pinadalhan niya ako ng pera na pambayad ng visa. At yun po guys, nung natanggap ko na ang pera galing sa friend ko, nagpa-appointment ako sa embassy, Danish embassy sa Singapore na ganyan, na apply. At yun po mga mga April 15, 2012 bata yun. Or third, nakalimutan ko na guys. Ayun, nagpasa na ako. So, sabi naman ng mga staff doon sa yung nag-entertain sa akin sa pag-process ng visa, na maghintay daw ako ng 2 to 3 weeks bago ma-approve yung visa ko. At yun po guys, excited ako na makapunta sa Norway. Yun po. And maybe after 3 weeks na yun sa paghihintay ko, na nagtumawag na yung sa Danish embassy na na-approve na yung visa mo, kailangan mo magpunta dito para mag-perma or ganyan, para makuha mo na yung visa. At yun guys, kinamagahan nagpunta ako agad-agad sa sa Danish embassy sa Singapore. At yun po, mga May 13 guys, yun na ang alis ko sa papunta, yun na ang flight ko. Ay, May 1 siguro, dumating na din yung ticket ko galing sa amo ko. At yun po guys, yung flight ko guys, May 13 na mga 12 siguro yun guys, nakalimutan ko na guys, hindi ko na check. At yun po guys, flight ko May 13, at nakapakaswerte ko talaga guys kasi hinatid pa ako ng anak ng amo ko, binigyan pa ako ng allowance na $600. Sige guys, talaga guys, parang ang Singapore din yun ang nagiging stepping stone ko na makapunta sa Europe. At yun po guys, ang masasabi ko lang din guys ay kung may tiyaga tayo at may pasensya natin, ay may maganda tayong reward, or kung yung pakikitungo natin sa mga amo natin ay maganda din yung nila sa atin. Yung pakikitungo nila sa atin yun guys. Yun lang po guys ang masishare ko po tungkol kung paano ako. At yun po guys, ay nag-a-apply ako bilang au pair sa Norway. Kaya nakapunta ako sa Norway sa tulong din ng kaibigan ko guys. At sana guys ay nagustuhan nyo yung video guys. At kung gusto nyo po guys malaman kung po yung requirements kung paano mag-apply ng au pair sa Europe, comment down below po guys para magawan ko po ng bagong vlog. At sana guys ay manood pa rin kayo guys sa bago kong gagawin na vlog sa mga susunod na araw. And salamat guys sa mga nagsubaybay or nanonood sa mga videos ko, sa mga friend ko dito sa Spain or dito sa Madrid. Salamat sa pagsuporta sa panonood sa mga videos ko kahit hindi pa siya masyado maganda.
At saka kay nang lolot na nandun sa UAE, salamat ninyo nang lolot og dungyas og sa mga friends ko nga andyan sa Pilipinas at may iba din sa ibang log bansa. Salamat sa inyo lahat and see you!